Isang mapagpalayang araw po sa inyo. Tayo na naman po ay nandito upang magbigay ng dagdag na kaalaman sa ating mga security personnel at sa ilan pang mga ibang tao dyan na interesadong makinig at madagdagan ang nalalaman tungkol sa security. Ang tatalakayin po natin sa ngayon ay yung tinatawag na Rules of Engagement for Security Guards. So, tandaan po natin, no? Sa gwardiya, no? Tayo po ay may dalang baril, may dalang batuta. So, tandaan po natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon na pag tayo po ay merong nakatalo, no? O nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi po yan nangangahulugan na gagamitin natin ang ating armas o sandata, no, para supilin ang sinuman na nakikipagtalo sa atin. Okay po, tandaan po natin, meron pong tinatawag na, kung mapapansin nyo, yung rules of engagement, maririnig nyo yan sa mga digmaan, sa mga gera. No? Kung napanood nyo yung pelikula ni Tommy Lee Jones at Samuel Jackson, no? Napakagandang pelikula po yan. No? So sa gera, may rules of engagement. Sa atin, sa security industry, security profession, meron din pong rules of engagement. Okay po? At maging kung tayo ay humantong sa mga hindi inaasahang pangyayari at tayo ay inatake ng sinuman, so tandaan po natin itong mga tatalakayin natin ngayong araw. Okay? So ang rules of engagement for security personnel, no? Ito po ay tumatalima sa itinatadhana ng Article 11 ng atin pong Kodigo Penal o yung tinatawag na Revised Penal Code. Okay? So, yan po yung Article 11 na yan. Dyan po halaw yung tinatawag na Doctrine of Self-Defense and Defense of Strangers. So, under Article 11, so, yan po yung nakalagay dyan, Justifying Circumstances. No? So, may nagbigay po sila, no, ang ating Revised Penal Code ay nagbigay ng tatlong elemento, tatlong kondisyon o sirkumstansya, no, na tayo po bilang pribadong individual, bilang security guard, ay pwedeng gumamit ng dahas, no, or use of force, no, yan yung sinasabi dyan, no, laban sa ating attacker, no, o yung mga umaatake sa atin. So, ano ba yung tatlong elemento na yan na nakasaad sa Article 11? Una, ang tinatawag pong unlawful aggression. So, pag meron pong unlawful aggression, no? So, bakit po in-specify na unlawful aggression? Okay po, tandaan po natin, bakit unlawful? Ibig sabihin, labag sa batas na pag-atake. No? So, bakit in-specify na unlawful? Kasi, sa Article 11, no? Dash 5 ng Revised Penal Code. So meron pong sinasabi diyan, no? Meron din pong lawful aggression din kasi, no? So ano ba 'to? Any person who acts in the fulfillment of a duty or in the lawful exercise of a right or office. So let's say yung ating mga kapulisan, yung ating mga men in uniform, yung ating mga sundalo, di ba? So umaatake sila sa mga kalaban. So yan po yung lawful aggression. Okay? Any person who acts in obedience to an order issued by a superior for some lawful purpose, no? So yan po, kaya po ang dinidefine ng batas dito, pwede po tayong gumamit ng dahas bilang pribadong individual, bilang security guard when there is unlawful aggression. No? So ano ba yung unlawful aggression? Okay? So kung tayo po ay inatake ng sinuman at tayo ay nalagay sa imminent danger, yung tinatawag na imminent danger, no? Nalagay ang buhay natin sa panganib. So, yan po yung unlawful aggression. Okay? Let's say, pinasok yung bahay mo. O, inatake ka. Diba? So, ibig sabihin, susugurin ka ng patalim or ng kutsi or ng itak. Babarilin ka. So yan po yung mga tinatawag na unlawful aggression. Nang hindi mo naman alam bakit ka susugurin o nalagay ka sa bingit ng kamatayan. So yan po yung unlawful aggression. Pero tandaan po natin dito, no? There can be no self-defense.
without unlawful aggression. So, yan po ang unang elemento ng self-defense. Unlawful aggression. Okay? Halimbawa, sinugod ka, no? Inatake ka ng, let's say, may dalang kutsilyo, sinugod ka. Diba? Nung sinugod ka, pagsaksak sa'yo, nasa lag mo, accidentally, nabitawan nung attacker mo yung kanyang kutsilyo. Tumakbo yung attacker. Diba? So, nung tumakbo, ibig sabihin, nawala ka na sa bingit ng kamatayan. Tumakbo na siya eh. So, kailangan mo pa bang habulin yun para saktan or let's say later on mapatay mo? So, ang sinasabi po dyan, no, retaliation is not self-defense. Diba? When the aggressor flees, tumakbo, unlawful aggression no longer exists. And the one making a defense has no more right to kill or even wound the aggressor. Diba? So, hindi mo na siya pwedeng masugatan, masaktan, or what. Diba? So, yun yung sinasabi dyan, no? So, kasi, nawala na yung nawala ka na sa imminent danger. Pero, pag nandun pa yan, yun. So, yun yung unang elemento. Diba? Okay po? So, pag ikaw ay nakaiwas na sa unlawful aggression, ibig sabihin, okay na yun. Diba? Ano yung number two element, no, ng self-defense? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Diba? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel the aggression. Yun po ibig sabihin dyan. So, dito, saan ba nakadepende yung reasonableness? No? Meron pong dalawang bagay. No? Nature, the nature and quality of the weapons. No? Ano ba yung katangian, ano ba yung armas o yung sandata na ginamit laban sa iyo? 'Di ba? Halimbawa, wala namang hawak yung sumusugod sa iyo, inaaway ka, wala namang hawak, sinugod ka, sinuntok ka. So dapat ito eh, tapos ikaw humawak ng batuta o kumuha ka ng bato, hinampas mo sa kanya o pinalo mo siya ng batuta. So hindi po 'yan ano, ha? Huh? Hindi po justifiable yan. Bakit po? Eh, wala namang armas eh. Diba? So, ang sinasabi po doon, reasonableness. Diba? So, the nature and quality of the weapons. And number two, physical condition, character, and size of the aggressor. Halimbawa naman, inatake ka rin. Pero yung, halimbawa, ang height mo, nasa 5'4 ka lang. Tapos yung umatake sa'yo, nasa 5'7. Or nasa 5'10, 'di ba? Tapos ang laki-laki ng katawan. Bodybuilder. Brusko. Tapos tingin mo at ang alam mo, meron siyang nalalaman sa martial arts. Inatake ka. Eh ikaw eh simpleng mamamayan lang. So hindi gumamit, hindi yung attacker mo ay hindi gumamit ng kung anumang sandata. Pero ikaw, dahil alam mo na mas malaki siya sa iyo, at tingin mo may nalalaman sa forma pa lang, humawak ka ngayon ng batuta or ng 2x2 or kung anumang mahahawakan mo. Pag-atake, di ba? So, binanatan mo din. Okay, sinalag mo din, binanatan mo. So, yun po, doon po nagkakatalo yan. So, tandaan po natin, no, reasonableness. So, dito, meron pong tinatawag na paggamit ng reasonable force. No? Di ba? So, yan po yung number two element. Okay po? So, number three, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Okay? So, dito, walang provocation, walang pag-atake na tinatawag. No? Use of only necessary and reasonable force sufficient to conduct self-defense or defense of strangers, and or subdue the clear and imminent danger posed by the aggressor. Okay po? So, tandaan po natin yung tatlong elemento na yan. Unlawful aggression. Okay po? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And number three, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Okay po? So, yan po yung tatlong justifying circumstances. Yan po yung tatlong kondisyon ng doctrine of self-defense and defense of
stranger. Sandaan po natin ang concept ng defense, no? Tatlo po 'yan. Self, okay? Self, relatives and strangers, no? Yan po yung concept ng defense, no? Let's say inatake ka sarili mo. Pinagtanggol mo yung sarili mo. Tinanggal mo yung sarili mo sa bingit ng kamatayan. That is self-defense. Okay? Diba? O kaya naman, nakikita mo, merong inaatake. Diba? Merong sinusugod. Nakikita mo, agrabyado na. Tinulungan mo. So that is defense of strangers. Kamag-anak mo, sinugod, inatake. That is defense of relatives. Okay po? So, tatlong konsepto po yan. No, tandaan po natin dito sa element of self-defense, okay? Element of ito pong element ng self-defense, okay? So hindi po pwedeng hindi kumpleto yung tatlong elemento na 'yan. Kasi pagdating sa batas, medyo sasala po tayo diyan, no? So any person who in order to avoid an evil or injury, no, ito po yung tinatadhana base pa rin dun sa Article 11, no? Any person who in order to avoid an evil or injury does an act which causes damage to another provided that the following requisites are present. So, that the evil sought to be avoided actually exists. Nalagay ka sa bingit ng alanganin. Ito po yung pinaliliwanag natin kanina, no? That the evil sought to be avoided actually exists. Number two, that the injury feared be greater than that to avoid it, no? So, ibig sabihin, ito, dito pumapasok yung reasonableness. Di ba? Tandaan po natin, pag may umaatake, let's say, itak, no? Sinusugod ka ng itak, no? Isang sumusugod sa'yo, may dalang itak. O, naka-duty ka. So, ang layo na lang, mga nasa 3 meters, ano pa bang gagawin mo dyan? Di ba? Justifiable ba na bumunot ka ng barel? Okay? So, depende po yan kung saan mo siya tatamaan. Okay? So, sa atin po, mga security personnel, medyo maingat po dapat tayo dyan. Tandaan po natin, kung didepensahan po natin yung sarili natin, isipin po natin lagi yung tinatawag na reasonable force, no? That the injury feared be greater than that done to avoid it. Diba? Let's say, inaatake ka ng itak, saan mo ba siya dapat barilin? Okay? Kung gagamit ka ng baril, saan mo ba siya dapat barilin? Doon lang po sa mga non-fatal parts, no? Braso, paa, 'di ba? Kasi halimbawa, sinusukot ka ng itak, binaril mo agad sa ulo, patay ho tayo diyan. Okay? So hindi po reasonable force 'yan. Tandaan po natin, ang tinatanggal lamang po natin dito, no? Sa tinatawag na rules of engagement is yung ang tinatanggal po natin, imminent danger. Kaya nga po, yung retaliation, pag yung attacker ay tumakbo na, or lumayo na siya, hindi mo na siya pwede, let's say, hinabol mo, napatay mo, hindi na po self-defense ang tawag dyan. Okay po? So, ang sinasabi lang po dito, no, merong imminent danger, pero pag nawala na yung imminent danger, tapos na po. So, yung number three, that there be no other practical and less harmful means of preventing it. So yun yung tinatawag na lack of sufficient provocation. Hindi ka nag-provoke, hindi ka umatake. Sinugod ka ng itak, wala kang ibang magawa, kundi ano, bunutin mo yung baril mo para depensahan yung sarili mo. Pero dapat be conscious, saan mo lang siya pwedeng tamaan? Doon sa mga non-fatal parts. Okay po? So, maliwanag po yung tinatawag na rules of engagement. Ang unang elemento para gumamit po tayo ng dahas or ng puwersa is unlawful aggression. Okay? Yan po yung unang elemento. Pag wala po niyan, wala pong self-defense. Okay po? Number two, yun nga, reasonable force, no? Reasonable necessity of the means to prevent or repel it. No? So, wag po nating kakalimutan yan. At yung number three, lack of sufficient provocation. Kung ikaw yung nagdidepensa sa sarili mo, dapat hindi ka nag-provoke. Walang provocation na manggagaling sa iyo. Okay po? So, yan po yung rules of engagement under the doctrine of self-defense and defense of strangers.
in relation or by virtue of Article 11 of the Revised Penal Code. No? So, kung tayo po ay may mga tanong, mag-comment lang po tayo sa ibaba at para po tayo ay malinawan sa mga susunod na araw po ay tatalakayin naman natin yung tinatawag na Security Services Operational Procedures. Muli po, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.